Hey, good morning, everyone. So our topic today is a continuation sa topic natin about whole person, no? Developing the whole person. Pero more on ano tayo ngayon, more on thoughts, feelings, and behavior. I-identify natin ano yung kaibahan ng bawat isa. Then of course, bigay tayo ng mga samples sa bawat isa rin para ma-determine natin kung ano nga ba ang bawat isa na ito. Simulan natin. Actually, yan, napakadali lang ng lesson natin today. Kaya siya 5 to 10 minutes. Okay, narito. First, magbigay tayo ng mga sample para mas madali natin ma-identify ano yung kaibahan ng bawat isa. Okay? So, we have thought, feeling, and behavior. Kung makikita ninyo sa thought, ito yung mga pumapasok sa isipan natin. Mga statement. Okay, nandyan yung masasabi natin sa sarili natin na I am a failure, may kulang ba ako? Parang negative masyado, no? Pero totoo, mayroon ganun. Hindi yan mawawala. Okay, kahit sa akin, kahit sa inyo, may pagkakataon talaga na iniisip natin yan. Nandyan yung I am so good. Diba? Kung baga proud ka sa sarili mo, nandyan yung sabihan ka ng mga parents mo na galing mo na, mga teachers nagsabi mo, keep it up. Diba, nakaka-boost yan sa atin. Okay? Then, para or pwede rin natin masabi na ang yung pagkakamali, parang wala lang yan sa akin. Okay lang yan. Bawi lang ako. Di ba? May ganun na tayong pag-iisip. Or pwede rin na, this is so hard for me. Okay? Pwede natin masabi. Depende sa sitwasyon. Depende sa problema ang kinaharap mo. Or first love mo siya, 5 years na kayong nagsama, nag-break kayo, or nakita mo may kasama siyang iba, sa'yo hindi mo matanggap kung bakit niya yung ginawa. So, mga sabi niya, this is so hard for me. Tapos, iyakan na. Diba? Okay, for heart breakdown, sa umpisa first talaga, sobrang sakit niyan. Diba? Mandaming nakaka-experience ng ganyan. Yung iba, hindi nila kaya yung sakit na kanilang pinagdadaanan. Pero through time, dahil sa panahon, nandyan yung pagaling ninyo. And ang hirap din kasi, depende kasi yan sa sarili ninyo kung kailan kayo mag-move on. Yung move on, ang daling sabihin, pero pag ginawa natin, ano nga ba yung proper process para dyan, okay? Mayroon ding sinasabi na I'm happy of your success. Sa isip natin, may nakita tayong isang tao na guminhawa sa buhay or may nagawa siyang mabuti, parang ikaw ma-happy ka sa kanya. Di ba naisip mo, wow, galing niya. May iba naman na nai-insecure, kumbaga naiinggit dahil sa nagawa ng ibang tao. And that is negative. Di ba? Negative yan siya. And mayroon ding katanungan sa ating sarili na why are they so good? Bakit ang galing nila? Bakit ako parang ganito lang? Walang nagbago sa akin. Bakit yung kaklase ko ngayon ganito na yung buhay? Okay, may sa pag-iisip natin. And marami din sa thought natin nandiyong my parents, 'di ba? Makukumpara natin yung parents ng iba, parents ko. Pwede rin nating makaisip tayo ng mga sa family natin, ano yung mga nasa isip natin about sa family natin. 'Di ba? Yung sa feeling naman, andyan yung sakit, makaramdam ka ng sakit, nandiyan yung discourage, confident ka sa sarili mo. Okay? Hindi ka nawala ng pag-asa. Yan yung sa feeling natin. And sa behavior natin, depende. Suko ka na. Gawa ka ng research, tapos sinabi ng teacher mo, 5 pages, ayaw mo na. Suko na ako. Ayaw ko na ipasa. Or, shutdown. Parang wala na talaga. Gusto ko higa na lang. Diba? Or ikaw yung tao na, sige, go. Kaya yan. Diba? Try harder. Kung ikaw ay binasted, nang isang beses, ulitin ko, kaya ko to. Bigay ako ng, para magkaroon ako ng second chance. Diba? Or, ikaw yung tao na kahit ang dami nang binabato sa'yo, keep going ka pa rin. Mawala kang pake sa mga sinasabi ng tao. Okay, iba-iba tayo ng sa isip natin, iba-iba tayo ng nararamdaman, at iba-iba tayo ng behavior because of the factors, mga factors, because of our family, because of our friends, because of our own problems, sarili mismo natin, nagkakaroon ng problema, and sa environment natin. Ang daming factors na makaka-apekto sa ating pag-iisip, sa feelings natin, and sa behavior natin.
Okay, natapos na natin, nakabigay na tayo ng mga halimbawa at na-identify natin yung bawat isa. Ngayon punta tayo sa definition. Ano nga ba ang ibig sabihin ng bawat isa? Pag sinabi natin thought, ito ay isang noun na an idea or opinion produced by thinking or occurring suddenly in the mind, nasa isip natin. Yung opinion natin, ideya natin sa isang bagay. Nangyayari siya sa pag-iisip natin. Yung feeling naman is an emotional state or reaction. Okay, yung sakit, yung tighati, yung nandiyan yung excitement, yan yung feeling. Okay? And yung behavior naman, it is a noun, the way in which one acts or conducts oneself. Okay? Ano yung pinakita mo sa mga tao? Okay? Ngayon, punta tayo ngayon. Tapos na yung definition. Punta tayo sa connection. Anong connection ng bawat isa? Actually, yung tatlong yaon na binigay ko, yung thoughts, yung feelings, and actions, nag-interplay yan sila to each other. Connected yung tatlo na yan. Kasi kung ano yung nasa isip natin, makaka-apekto yan sa nararamdaman natin. Kung negative tayong mag-isip, ang dami mga problema ang iniisip natin. Yung feelings natin, nandyan na yung lungkot, sadness, di ba? At makikita yan sa action natin. Hindi ka na kumakain, ayaw mo na makipag-usap, bigla kang hindi pumasok sa klase. Di ba? Ano yan? Parang yung ilang mga teacher, makakaramdam niya na, uy, bakit hindi ka na pumapasok? Kung noon, ang aga mo magpasa ng output, pagdating ng ilang linggo, ayaw mo nang magpasa, aba, yung teacher makakaisip na, uy, may something wrong sa batang ito. Di ba? Or, dahil sa pag-iisip mo na parang grabe yung pagka-positive mo, no? Na parang kaya ko to, kaya ko to. Yung feelings mo, nandyan yung parang walang takot, walang kaba. And yung actions mo, makikita ng mga tao yan. Uy, friendly mo naman. Uy, ang ano mo naman, parang wala kang problema. Di ba makikita natin yan sa action na pinapakita ng tao. Pero may mga tao nang husay ng kanilang acting. Na sobrang saya nila, sobrang palangiti sila sa loob ng classroom, pero yung nasa isip nila, malungkot na pala sila. Yung nasa loob nila, wala na, parang breakdown na talaga. Pagdating sa bahay, higa, Facebook, TikTok, Twitter yung ginagawa, di ba? At yung mga social media, guys, imbes na nakakatulong siya sa atin, nakakadagdag yan siya sa atin. Kasi minsan nakakabasa tayo mga chismis, mga negative comments, at parang dinadama, parang sinasabi natin na, uy, ako yung pinaparinggan nito. Uy, para to sa akin. Di ba? Yung minsan yung mga kaibigan natin mag-post sa Facebook na parang tingin natin kalaban natin, nakakadagdag siya sa atin ng stress. Okay? Pero may iba na negative, positive yung kanilang pagtanggap. Di ba? Yung parang, okay, bahala kayo dyan. Yung iba binablock. Yung iba ini-ignore. Or yung iba yung, kumbaga, gumagawa sila ng account sa Twitter at doon pinapalabas yung kanilang hinaing. Kasi sa Twitter kasi ilan lang yung makakabasa. Pero sa Facebook, grabe, open talaga yung information. So connected yung tatlo na yan. Okay? Kung ano yung mangyayari sa isa, makaka-apekto sa isa, makaka-apekto sa isa. Cycle yan sila. Okay? So ngayon, natapos na tayo sa pag-connect sa tatlo. Ngayon, advice ko lang sa inyo is kung hindi na kaya, humingi kayo ng tulong. Okay, kung hindi na kaya, through professional, huwag kayong mahiya na humingi ng tulong sa professional, sa mga psychiatrist. Kasi alam nila kung ano yung dapat gawin. Kasi yung stigma kasi sa Pilipinas, kapag magpa-psychiatrist ka, magpatingin ka, ibig sabihin, baliw ka, may sakit ka sa utak. Yun kasi yung stigma. Imbis na magpatulong tayo, humingi tayo ng tulong, natatakot tayo sa magiging komento ng ibang tao. Parang iisipin ng ibang tao, OA mo naman, ala tayo may problema, ba't ka ganyan? Ba't ganyan yung reaction mo? Bakit sobrang overacting mo? Di ba? Parang ganon yung nasa isip natin. Imbes na magpalabas tayo ng problema, hindi na lang, kinikimkim na lang natin. Kasi takot tayo kung ano yung sabihin ng ibang tao sa atin. Pero, ganito lang, kung hindi na talaga kaya, humingi ka ng tulong, pwede sa tao na kakilala mo na pwede kay Sophie na siya ay trustworthy na tao. Ibig sabihin, mapagkatiwalaan mo. Siya ay nagtatago ng mga sikreto. Siya ay nakikinig. Diba?
Kung ikaw naman, kung ikaw si Sophie, dapat nandun yung makinig ka sa problema. And alamin mo yung buong storya. Diba? Huwag yung palaging, oh, kumusta ka na sa bahay? Uy, kumusta na yung problema mo? Hindi ganun. Huwag kang palaging magkumusta. Okay? Kung baga isang kumusta, okay na yan. Diba? Siya na bahala kung siya ay mag-open up sa'yo. Siya na bahala kung gusto niya. Kasi bigyan mo siya ng oras para sa kanyang sarili. Bigyan mo siya ng oras na mapag-isa muna, magmuni-muni sa kanyang problema. Okay? And saka siya makaka-decide na i-open up sa'yo. Then, for example, kay Howl naman, ikaw yung isang tao na motivated na kahit ang dami na mga problema, pero para sa'yo, gusto mong gawin para sa sarili mo, para kung ano yung gusto mo na mangyari sa buhay mo, yung mangyari, ikaw yung motivated na tao. Okay? So, kung kailangan mo ng kausap, nandyan si Sophie. Kung ikaw yung tao na grabe yung pananaw sa buhay, maganda rin yan. Okay? At yun lamang po. At maraming salamat. At sana ay marami kayong nakuha sa napakaikling discussion.